Benigno S. Aquino III, President of Public Well, thank you. No, please sit down. Yung last time ako inimbitan niyo, palagi ko may merienda tayo ngayon sa ano yun. Tanda ko pinakain tayo nung araw sa... What was the name of the hotel again? Tiara Hotel. Yung siyempre naiba yung environment noon from the normal places that we enter. Anyway, yung I have to read off a prepared speech, no? Medyo mas formal na tayo ngayon. Pasensya na kayo. Yung questions, pwedeng informal tayo doon. Pero dito, I have to be able to put in the shortest time possible, everything we want to tell you. First of all, welcome, no? And again, thank you for all the support that you've given us then, that you're giving us now, and hopefully in the future, no? So, anyway, last time, sa video message ko lang po, no? I think it was last year, so, nagawa sa nagdang dalawang taon na makaharap kayo lahat. Kaya sasamantalin ko na po ang pagkakataon, binabati ko po ang bubo ng Radyo Mindanao Network sa pagtitipon natin ngayong hapon. Ang sabi ko nga po, panahon na siguro para harapan ko na naman kayong mapaunlakan at personal kayong makasalo. And I'd like to thank Sunny Coloma who did not go on a break. No? Because he was working the whole time to remind me that we had this opportunity with RMN. So thank you again, Sunny. No? Alam ko po kasing bukod sa pamamayagpag sa larangan ng broadcasting, ay aktibo rin kayo pagdating sa paglilingkod bayan. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong kolektibong ambag sa ating punlipunan. Maliwanag din po sa akin ang halaga ng pagtitipong ito sa pagtatalakay natin sa mga napapanahong usapin ng bansa. Lalo nating napapatingkad ang diwa ng ating pong demokrasya. Sama-sama nating naihahayag ang mga tagumpay ng Pilipino, kolektibo nating nailalatag at nahahanapan ng tugon ang mga suliranin ng ating pong bansa. Sandali nga po nating balikan sa loob ng mahigit dalawang taon at ang nakasulat po dito ay limang buwan. Ako po ay nilalagay ko po ay anim na buwan dahil ibig sabihin po noon tatlong taon na lang at anim na buwan ang pag-aapi sa aking buhok. Kaya, sana nga ba tayo dinala ng ating puntuin na daan? Sa maikling panahon, nagawa nating itimon sa patag at patas sa landas ang dating bako-bako at baluktot na sistema ng pamahalaan. Napigilan rin natin ang patuloy na paghahariharian ng mga wangwang sa lipunan. Dinala tayo nito sa pag-usbong na mayabong na pambansang ekonomiya na kinikilala ng iba't ibang mga bansa. Sa kabila ng kasalukuyang pandaigdigang krisis, dinala po tayo nito sa pagkakalap ng Bureau of Internal Revenue ng isang trilyong, pakiulit ko lang po yun, no? Isang trilyong pisong buwis. Ang unang beses na naabot ng kawanihan ang ganitong koleksyon sa kanilang kasaysayan. Dinala po tayo nito sa isang kasunduang sa wakas ay magdudulot ng malawakang kapayapaan sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan at ng ating sambayanan. Ang mga reforma pong tulad ng mga ito ang magbibigay daan at magpapanday sa mas maliwanag na kinabukasan para sa ating pong mga kababayan. Kaya naman, lalo lamang po tayong nananabik. Anong pagbabago pa kaya ang ating magagawa sa mga susunod na buwan na taon? Ano-anong tagumpay pa kaya ang ating makakamit kung patuloy at sama-sama tayong sasaguan sa isang direksyon? Ngayon kasama po natin dito ang mga pambato ng administrasyon sa darating na eleksyon. Lalo lamang po tayong napapanatag sa ating pong hinaharap. Lagi't-lagi ko pong sinasabi, kailangan natin na makabalikat sa pagpapatupad ng ating mga reforma. Kailangan natin na makasamang hindi lamang makikisakay sa ating bangka na magiging pabigat sa ating pag-usat o magpupumilit na sumagwan pakabila, kundi kasama nating kakayod sa pagtitimon sa tuwid at tamang direksyon tungo sa mas malawakang kaunlaran ng ating pumansa. Nandito po si Sunny Angara. Ay, sorry, Sunny. Na hindi lamang napanorayan ang kanyang paglilingkod po sa lalawigan ng Aurora, kundi maging noong impeachment trial ni Ginoong Corona nang manindigan po siya sa tama. Pakiulitin ko lang po, si Sunny po ay abogado. Namazani, no? Bilang abogado, siyempre, at kung siya titigil po sa politika, ang kanyang profesyon ay pagiging abogado, haharap sa Korte Suprema, kinatalo lang naman niya, Chief Justice. So, namili po siya sa tama at sa mali, no? Nandun po nanindigan sa tama, kasama po natin talagang sumugal ng kanyang kinabukasan para sa mas magandang kinabukasan natin pumansa. Nandito rin po ang aking pinsang buo na si Bam Aquino, kapwa nating kabataan, na nagtaguyod ng kanyang sariling pangalan, hindi lamang sa akademiya,
Alam po nyo, ito'y parating honors nung nag-graduate. Were you summa cum laude? Magnum. Summa cum laude. Tsaka hindi ho patakbuhin kurso yung kanyang kinuha. What was it again? Kita nyo, simpleng kurso. Management engineering lang po sa Ateneo. Okay. Ngayon, yung normally ho, yung management engineering graduates ng Ateneo, hindi na po nag-a-apply ng trabaho, nire-recruit. Pero siya po, bagamat nire-recruit, ay lalong parang namili na tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng tulad ng mga microfinance na institutions, amongst other things. So, di ba, pinaghirapan mo, management engineer ka, 4.5-year program siguro noong time mo, 4 na lang. Noong time ko kasi 5 years. Dahil lamang ako sa kanya ng mga 5 taon, nabawasan na lang ng 1 taon. No? Pero again, no? yung ang, di ba, pati yung ating gawad kalinga, eh, minumungkahin nila na bakit ka papasok sa corporate sphere, bakit hindi ka maging self-entrepreneur at tumulong sa mga communities na binubuo nila. So marami nagsasalita nun, si Bob, ginawa po yan. At marami na rin po siya ginawa. Ito po yung kasama ng kapatid ko si Chris ng mga star attractions, pati na nung panahon ng pakikipaglaban sa Marcelo. Okay? Nandito naman po, sandali lang po, nakailang mas magandang boses natin dahil kumpare ko po yung susunod. Kumpare ko po si Chis Escudero. Isa ring modelo ng kabataang Pilipino tulad ko. Hindi, kung kukumpara niyo ako doon sa mga nauna sa akin, isa po ako sa pinakabataan. Ay, siya naman po, ano pa sasabihin natin kay Jesus, no? Pinamalas ang kanyang sigasig at lino sa serbisyo. Masasabi po natin buong loob at talagang my heart si Jesus sa paglilingkod bayan. Pare, binabasa ko lang dito yan. Pero pinaniniwalaan ko. Na ganun talaga eh. Pag ikaw ay mabait na tao, ikaw ay sineswerte. Yeah. Alam ko, mabait rin ako eh. Noon pa man po, lagi na rin, nariyan po si Risa Ontiveros Barakel. Upang ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kapwa kababaihan, siya po siguro isa sa pinaka-nagpatingkad sa aming pagiging gender sensitive. Nakatutok din siya sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mamamayan. Eh, iiwan ko na sa mga imahin niyo yung mga nagawa na ni Risa, no? Pero palagay ko naman po, mula sa pakikibaka sa karsada, hanggang sa kongreso, hanggang sa medyo pribadong sektor. Hindi ever nagkulang sa atin si Risa, isang malinaw na public servant. Hindi po, paano nga ba yung expression? Sa puti at sa pula. Parang, ano ba ang paninindigan mo? Depende. Wala hong depende. No? Kay Risa, sigurado tayo, may pinaninindigan talaga. Klaro, hindi nagpapabago-bago. Pinaunlakan din po tayo ng ating dating MTRCB Chair, Grace Paul Yamanzares. Nabuo po ang loob na ipagpatuloy ang krusada ng kanyang amang si FPJ para sa kapakanan ng masang Pilipino. Dagdag ko lang po kay Grace, no? Sa totoo lang po, nagagaw yung damdami ko kung iaayin siya sa ating slate o papakiusapan manatili sa MTRCB dahil napakagaling po niyang mamahala doon, may napansin ba kayong kontrobersa sa kanyang pangangalakat. Alam mo niyo yung mga artistic na kababayan natin eh, pinakamatitinding advocate. No? Ibig sabihin po noon, yung may iba dyan, yung panano nila, yun lang ang tama. So para ma-manage mo lahat nito, eh talaga naman maabilidad ka. No, ito si Grace, eh, talaga marami hong talents. Na-discover ko kamakailan, parang taekwondo expert ka pala, Grace. Nagkwento sa akin yung isang kongresista dati na nakaspare mo raw nung araw. Tandang-tanda pa niya hanggang ngayon yung mga tamang inabot niya. At siguro nagiging senyales dyan sa mga tiwali na may parating ng Grace pong talagang uusigin kayo. Kasama rin po natin si Jambi Madrigal. Subok na ang kalidad po ng serbisyo sa Senado at handang mag-alay muli ng kanyang sarili para sa bayan, lalo na sa sektor ng kabataan. Napakahaba na ho ng track record ni Jambi. Di hamak, mas marami sa napasang batas kaysa sa akin. Pati yung kasambahe, Jambi, you were part of it. Yeah? And other bills. No? Pati na yung mga investigasyon nung kami magkakasamang membro ng oposisyon. No? Okay, nandito rin po. Kasama natin, tinitigilan po ng marami, si June Magsaysay.
dahil sa kanyang di matatawarang kontribusyon sa pamamahala, partikular na sa agrikultura at pambansang tanggulan. Talaga pong nakakabit na sa kanyang pangalan ang paglilingkod bayan. Paalala ko rin po yung fertilizer scam, sino ba naging pinakamasigasig para i-expose, malaman ng taong bayan kung anong katiwala na nangyari, hindi ba si John magsaysayan. Wala rin pong kukwestiyon sa kakayahan at galing na isa na namang membro ng kabataan tulad ko sa serbisyo publiko, si Coco Pimentel. Kailangan ng magandang boses para sa kanilang lahat. Baka sabihin eh, may pinapaboran tayo, wala kang patas-patas lahat. Patuloy natin siya magiging katuwang sa pagsisigurong ang nararapat lamang maupo sa pwesto ay ang totoong inihalal ng sambayan ng Pilipino. Gusto kong pagdiinan yun. Si Coco naman sa kanyang kalahating term na nangyari, ay marami na rin napakita. Pwede siyang namili na tumakbo na lang, di ba? No, na para imbis na ipaglaban nga yung kanyang pwesto nun. Pero importante sa kanyang malaman ng taong bayan kung ano talaga nagresulta. Hindi niya finorgo yung laban para ipalabas ang katotohanan, sinakripisyo yung sariling interes. Yan pong kailangan nating mambabatas at lingkod bayan. Nakatutok sa kapakanan ng nakakarami at hindi na sarili. Si Alan Peter ba ay hindi na? Wala pa si Alan Peter, pero kasama natin si Alan Peter. Di man po natin kapili ngayon, tiwala din po tayo kay Alan Peter Cayetano, kay Lauren Legarda, kay Sunny Trillanes. At ang pagkaintindi ko, si Cynthia Villar is on the way. Ay, hindi rin. Well, si Cynthia Villar, mga subok na po. Lahat silang apat sa pamahalaan at napatunayan na ang pagmamalasakit sa bayan. Sila po ang kukumpleto sa 12 nating kandidato para sa Senado sa darating na eleksyon. Magkakaiba man ang pinanggalingan, iisa po ang kanilang paninindigan, ang maipagpatuloy ang ating nang nasimulan. Ang iakbang pasulong ang ating mga reforma at programa at higit pang iangat ang kalagayan ng ating mga kababayan. Sa darating na eleksyon, muli rin naman pong haharap sa sangandaan ng taong bayan, may ruta pabalik sa dating kalakaran, balik sa lumang sistema kung saan ang nakikinabang lamang ay mga nasa kapangyarihan habang hinahayaang maiwan sa laylayan ng lipunan ang karamihan. Sa kabilang banda naman, ang tuwid na daan, ang direksyon tinatahak natin ngayon kung saan namamayani ang mabuting pamamahala. Magpili sa tama at serbisyong nakaangkla sa kapakanan ng mamamayan. Nasa kamay pong muli ng mga Pilipino na magiging takbo ng kasaysayan ng Pilipinas at ang ating ipapamanan nating lipunan sa mga darating na henerasyon. Bilang mga kapwa lingkod bayan, malaki rin ang gagampan ng papel ng media upang higit na makilala ang mga kandidato sa paparating na halalan. Tiwala po akong magiging bukal ng katotohanan ang RMN sa paghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon sa taong bayan at magsisilbi rin kayong mga mata sa pagbabantay ng ating mga balota. Kaya naman, sa nakatagdang question and answer portion ay maasa po ako sa mga katanungan dumidilig para mapayabong ang pampublikong diskurso ukol sa mga isyong tunay na pupulso sa tinig ng karaniwang Pilipino. Sa mga katwid, kung maaari po tayong umiwas sa mga mabababaw na chismis at pag-uungkat sa aking bakulay na love life na ngayon ay walang laman, wag na po nating tanungin. Alam ko po marami pa tayong kailangan gawin, marami pa tayong kailangan pag-ibayuhin upang sa wakas ay talaga pong makamitan natin ang pinakapotensyal ng Pilipinas. Sa pagkakapit kamay ng bawat isa, lalo po nating paliwanagin ang kinabukasan ng ating bansa. Ulitin ko lang po, no? Yung bawat eleksyon po, tinututok tayo sa saan tayo tutungo. No? Pwede natin lokohin yung pagboboto. Dali natin yan sa ganitong pwesto para magandang debate. No? Hindi bali na kung may resulta o wala. Kailangan no, yung mga public servant sa eleksyon pa lang inuutusan na natin, ito ang direksyon nating gustong puntahan. No, sagrado ang boto ng bawat isa, kailangan nung tratuhin rin ng bawat isang sagrado ang kanilang desisyon. Magandang hapon po, maraming salamat sa lahat.